Halika na, mag-aral tayo, manood dito sa DepEdMPTV. Magandang araw mga bata, lalo na sa mga mag-aaral ng ika-apat na baitang. Narito ako upang gabayan kayo sa asignaturang Pilipino. Teacher Lev, ang aking pangalan. Tiyak ikay may matututuhan, kasama mo, kaibigan mo, sabay nating aralin, wikang Pilipino. Kaya mga bata, ihanda na ninyo ang inyong mga ballpen at notebook at itala ang mga mahalagang impormasyon habang ako ay nagpapaliwanag ng inyong aralin. Mahilig ba kayong makinig at magbasa ng mga kwento? Magaling! Sapagkat ang mga ito ay inihanda para sa inyo upang mas lalong lumalim ang inyong kaalaman sa pag-unawa ng mabuti sa mga babasahing kwento. Ang kwento ay may tatlong elemento. Una, tauhan. Ito ay tumutukoy sa mga magsisiganap sa kwento. Maaring bida, kontrabida o suporta. Pangalawa, tagpuan. Ito ay tumutukoy kung saan at kailan naganap ang kwento. Pangatlo, panghay. Ito ay tumutukoy sa pagkakasunod-sunod ng mga pangyayari sa kwento. May tatlong bahagi ang panghay. Ito ay mga sumusunod. Una, simula. Lubhang mahalaga ang bahaging ito sapagkat dito nakasalalay ang kawilihan ng mambabasa. Kinapapalooban ito ng pagpapakilala sa tauhan. Pagpapahiwatig ng suliraning kakaharapin ng mga tauhan. Pagkakintal sa isipan ng mga mambabasa ng damdaming palilitawin sa kwento at paglalarawan ng tagpuan. Ikalawa, kasuktulan. Ito ang pinakamataas na uri ng kapanabikan. Sa bahaging ito, unti-unting naaalis ang sagabal at nalulutas ang suliranin. Dito natutukoy ang katayuan ng pangunahing tauhan kung siya ay mabibigo o magtatagumpay. Ikatlo, katapusan. Ito ang wakas o kinahihinatnan ng kwento. Tinatawag na trahedya ang wakas kapag ang tunggalian ay pumantong sa pagkabigo ng layunin o pagkamatay ng pangunahing tauhan. Tinatawag na melodrama kapag may malungkot na sangkap subalit nagtatapos naman ng kasiyasiya para sa mabubuting tauhan. Bata, naintindihan ba ninyo ang ating aralin? Magaling! Ngayon naman ay dumako tayo sa unang gawain. Basahin at unawain natin ang kwento. Tukuyin kung anong elemento ng kwento ang mga kasunod na ideya. Isulat sa patlang kung ito ay tagpuan, tauhan o banghay. Ang pamagat ng kwento ay, bakit mas maliwanag ang araw kaysa buwan? Noong unang panahon, may dalawang magkapatid na babae, sina Araw at Buwan. Maganda ang kalooban ni Araw, ang mas matandang kapatid. Pero si Buwan ay malupit at hindi tapat. Isang gabi, bumaba sa lupa ang Diyos mula sa langit. Nagbigay siya ng brilyante kay Araw. Hindi nagbigay ang Diyos ng regalo kay Buwan dahil hindi maganda ang kalooban nito. Galit na galit si Buwan. Dahil dito, pumunta si Buwan sa langit at nagnakaw siya ng isang brilyante ng Diyos. Noong bumalik siya sa lupa, natuklasan niya na ang kanyang brilyante ay hindi kasing liwanag ng brilyante ni Araw. Mas lalong nagalit si Buwan.
Nang nalaman ng Diyos ang tungkol sa pangyayari, inutusan niya ang dalawang anghel sa lupa para parusahan ang malupit na babae. Pero umabuso ang dalawang anghel at ibinato nila ang dalawang magkapatid sa dagat. Tapos, ibinato rin nilang paitaas ang dalawang brilyante sa langit. Nagdikit sa langit ang dalawang brilyante. Ngayon, ang mas maliwanag ay tinatawag na araw at ang pangalawang brilyante ay tinatawag na buwan. Una, galit na galit si buwan. Pangalawa, araw, buwan, Diyos, dalawang anghel. Pangatlo, sa langit at sa lupa. Pang-apat, noong unang panahon. Pang-lima, mas maliwanag ang araw kaysa sa buwan. Narito ang mga kasagutan. Una, panghay. Pangalawa, tauhan. Pangatlo, tagpuan. Pang-apat, tagpuan. At panglima, panghay. Isang masayang alin na naman ang ating natapos. Ang pagtukoy sa bahagi at elemento ng kwento. Mga bata, tinangin nyo ang kasanayang ito. Magsanay ng magsanay upang kayo'y humusay. Ako si Teacher Lerio, ang nagsasabing, ang batang matalino, tiyak na angat sa buong mundo. Hanggang sa muli, paalam!